Yun! Morning, guys! So, punta tayo Asda, no? Kasi, bibili ako ng bigas. Baka hinahanap niyo si Buddy. Si Buddy, maaga gumising, nagsaing siya, nagluto. So, ngayon natutulog. And then ako, hindi ko na siya ginising, Buddy. Si Buddy, no? Kasi, alam ko naman, pagod talaga kami sa trabaho, eh. So, lakad ako mag-isa. Kahit pa paano, hindi na tayo, hindi maabala si Buddy. So, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon, guys, no? So, gumawa ako ng video para sa mga tulad natin na gusto o nagtatrabaho na dito sa United Kingdom, especially dito sa Llanelli, no? Bali, papakita ko sa inyo yung mga bahay na pwedeng i-rent at magkano at anong site natin makikita yung habang naghahanap tayo ng bahay. So, ayan na naman, guys, no? Pababa na naman tayo. Mamaya na, pahirapan na naman sa pag-akyat. Yun. Medyo, ano tayo, blurred. Mababait yung tao dito, guys. So, ano pa paghihintay natin, guys? Panoorin na natin to. Guys, araw-araw namin ilalakad dyan, no? Yan. Doon sa may likod niya ang mall na yan. Dami dumasakay ng bus. Tuloy kanina pa ako naglalakad, eh. Naliligaw kasi ako. Maliit din na anak ko. Pero, nakikita ko naman ito pag naglalakad kami. So, tamang stroll. Bibili lang naman kasi ako ng bigas. Saglit lang naman yun. So, wait naman natin pabalik. Hanapin natin yung Asda. So dito guys, no? Kabahayan to, eh. Yan, may binibenta. Nakalagay for sale. Okay naman. May araw siya. Masasaya na yung mga taga-British kasi may araw. May bihiran lumabas yung araw dito. Summer nila mula June hanggang August. So ayan. Check tayo sa Asda. Dito masarap sa kabila, eh. Kaso nakakalukan na ano, eh. Damo. Dahil dyan, di tayo dyan, guys. Sa Asda lang tayo. Tapos, sa kabila naman, yan naman yung shopping. Sterling shopping. Ah, sorry. St. Early shopping. Doon na, nakakita nyo ang guys, Asda. Asda tayo, guys. So, dito na muna, no? Ingat-ingat. So, punta kayo sa site ng Rightmove. Makikita nyo dyan yung mga bahay na nire-rent. So, ito, 495, isang room, saka isang CR. Tapos, ito naman, 795, tatlong room, dalawang bathroom. So, medyo kamahalan. Pero, okay na kami. Ante to'y pamilya mo. Next naman, 675. Dalawang room, isang bathroom. Siguro, kompleto na rin siya. May gamit na sa loob. So, dyan lang tayo masasort, guys, sa Rightmove. Ito naman, 525 is 2 rooms, 1 bathroom. So, medyo malayo yata ito sa amin. Kasi kapo nagtanong kami, yun, medyo di naman pumayag yung nakausap namin na babae. Pero nung una, pumayag sila na 5 kami. Tapos pagdating namin doon, wala. Ito naman yung isang bahay na pinuntahan namin. May solar na siya.
Pagpasok mo ito, makikita mo agad yung hagdanan nila. Pag galing mo sa hagdanan, pag kumanang ka, ang papasokin mo naman dyan yung pinakasala nila. Yan yung tsura ng sala. So pag dire-diretso mo sa mula sa sala, mamunta naman tayo sa kusina. Yan yung tsura ng kusina nila. May gas range na siya pero walang washing machine. So yan, ganyan sa kaganda. May mga lagayan na rin. O yung pantry na maliit, lagayan na rin ng mga pagkain, bigas, kung ano-ano. Tapos ito yung tsura ng ano nila, toilet na walang shower sa baba. Halos katapat siya ng kitchen. Yan, laboratory din. Ito naman, may heater. So paglabas mo ulit, hagdanan. Yan, pag-akit mo ng hagdan, ito yung makikita natin. Pag-akit mo, ito yung makikita mo kagad. Bubungat sa iyo ang tatlong pinto ng kwarto. Yan yung unang kwartong maliit. Good for one person siguro to. So, ang itsura kasi ng kwarto nila, small, medium, large. So, discarte nyo na guys kung paano kayo maghati-hati doon. Discarte nyo na rin para hindi kayo mag-away-away sa room. So, ganun lang. Siyempre. Pilipino naman tayo, madali naman tayong makapag-adjust. Tapos, ito na mga pala guys. Yung sa likod bahay, pwede tayong gumawa ng sampayan dyan. Pwede mag-ihaw. So, depende sa activities na gusto nyo. Pwede maglagay ng upuan dyan, table. Mahal ng gasolina rin nila dito guys. Kaya, kung magpupunta tayo ng London, mas maganda, mag-bus na lang tayo. Yun! So, guys, lahat ulit tayo, no? Pakubi na tayo, nakabili tayo ng bigas. Bumili ako malit na kawali. Kasi, yung binigay sa amin ng company, pag konting gasgas lang, kinakalawang na. So, yun. Shoutout time! So, yun. Sabi ni... Basahin ko na guys. Naglalakad ako eh. Sabi ni, ano, Israel Flores. Shoutout mo naman ako. Yan, sinasaktot ta. Bro. Bro Israel Flores. At sa'yo yung anak, Juan Carlos Flores. Yan, at sa kay misis niya, Lilian, parong hinog, Flores. Yan. Shoutout ko kayo. Ingat palagi bro. Hope someday, kita tayo dito, lahat sa UK Butcher. Tapos, si Michael John Pumarong Bernard Dino. Sabi niya, parang kilala ko yan si Sir Gilbert. FMW yan dati. Lumipat pala siya sa Venture. Congratulations Boss Gilbert. Keep it up. Keep it up din po Boss Dad. Very informative mga vlog mo. Sana masundan pa ng marami. Yun! Guys, nandito tayo sa may likod ng ano, bahay namin. Nakita namin bukas na bintana na to. Yan. Yan. Kwarto namin ni Buddy yun. So, ito na. Sabi naman ni Ma'am Donna Bell Bituin. Yun! Di na camera shy ang hobby ko, Mr. Jun Bituin. More vlog for Sir Guns. Enjoy everyday. Yan. Tapos kay Jomar Villacruzis. Sir, tanong ko lang, kailangan pa ba ng yellow card? Or okay na yung kahit vaccination certificate lang? Thanks sa sagot, sir. Ingat lagi kayo dyan. Tapos sabi pa niya, Daddy Guns, to Qatar kasi kami. Sir, stopover namin. Tapos wala lang slot available kasi 26 na plate namin, sir. So yung tanong mo sa yellow card, no? Bali,
sa yellow card. Depende sa... Actually, nasagot ko na yan eh. Nag-type ako dyan sa may... sa YT, no? So, eh, ano ko na lang. Depende yan sa bansang stopover nyo. So, kung sa amin, sabi din ng iba sa Qatar, wala naman, di naman hinanap. Pero yan, guys, depende yan sa agency. Misa kasi agency, talaga nire-record yan eh. For safety purpose na rin, kasi iba napapauwi pag walang ganyan. So, kaya guys, hanggang maaga, kung naghihintay kayo ng visa at wala pa kayong yellow card, kunin nyo na para hindi kayo maabala. Okay? Sana nasagot kita, Sir Jomar. At next po kay Mr. Alexis, si Daddy Alican, yan. Lakay pa, shoutout naman. Yan, sinashoutout kita, Lakay. Watching from Las Piñas, Philippines. Yan, kay Kuya Alan Palegio. Dad, ingat dyan palagi. God bless you more. Yan, thank you, Dad. Ingat-ingat din, and God bless. Si Sir Fidel Wanta. Sir, paano po ba kumuha ng Oman Police Clearance kapag nandito na ako sa Pilipinas? Thank you. Sigot ko na rin yan, nasa may YT, pero mama, baliwan ko. Sasabay niya si Sony Saba. Sabi niya, Sir, galing din po ako ng Oman. Pa-share naman po ako ng procedure. Nandito na po ako sa Pilipinas. Gagamitin ko po sana po ng UK. USA, sorry. So, bro, mga bro, no? I-download nyo yung application ng ROP. Yan, papakita ko sa inyo yung link na to. Tapos, mag-sign kayo doon. Meron doon isang application paano kumuha ng clearance. Okay? At kay Wingcore TV, yun, Panalo Mahondes. Yan. Thank you very much, Dad, Daddy Wing. And ingat pa lagi mo, dear. God bless us all. So, paano guys? Sana kahit pa paano, may nakuha tayong diskarte paano kumuha ng rent house dito sa Llanelli, Wales, United Kingdom. God bless us all. Ingat tayo palagi. Lagi niyong tatandaan. Mahal ko kayo. Bye-bye.